isang gabi ng lagim. Meron tayong gabi ng lagim sa bawat buhay ng bawat isa sa atin. And I'm sure, although alam mong kasama mo si Lord, pero nangyayari pa rin yung gabi ng lagim sa buhay natin. Isang katotohanan, mga kapatid, na maaring mangyari sa bawat isa sa atin, mga kapatid, lahat tayo, hindi lang mga Kristiyano, kahit mga taong hindi mananampalataya, ay mayroong tinatawag na biglaang bagyo sa buhay natin. Nakala natin okay yung buhay, akala natin saya-saya ng kahapon, pero biglaang may nangyayaring hindi maganda. Isang storm na hindi mo inaasahan, na mapapa-question ka. Lord, bakit ako? Why me, Lord? Church, huwag mong iisipin na dahil ikaw ay anak ng Diyos, hindi ka na makakaranas ng bagyo sa buhay mo. Lahat po tayo, hindi ibig sabihin, puspos ka ng Holy Ghost, hindi ka dadaanan ng bagyo. Huwag mong sabihin, mga kapatid, na kung saan kagagaling mo lang ng simbahan, hindi ka dadaanan ng bagyo. Part ng buhay natin, yung mga unos na yan. Never na nangako si Lord sa atin na kapag maglilingkod ka sa akin, hindi ka na makakaranas ng unos sa buhay. Ang bagyo, normal. Amen. Ang problema, normal. Pero tandaan ninyo, walang bagyong nananatili ng habang buhay. Never si Lord nangako na kung saan hindi ka nadadaan sa mga pagsubok, problema, kawalan, karamdaman. Pero alam ninyo, ito yung pangako ng ating Panginoon. Kahit makaranas ka ng bagyo, kahit mayroong kang karamdaman, may pangako ang Diyos, sasamahan ka niya! Yan ang pinakamagandang pangako ng ating Panginoon, mga kapatid. Ito yung pangako ni Lord in Deuteronomy chapter 31, verse 6, magpakatatag kayo at lakasan ninyo ang inyong loob. Kung sinasabi niya yan, ibig sabihin, mayroong kang pagdadaanan. Sabi niya, huwag kayong matakot sa kanila sapagkat sasamahan kayo ni Yahweh na inyong Diyos. Ang sabi niya, hindi niya kayo iiwan ni pababayaan man. Yan ang napakaganda, mga kapatid, na pangako ni Lord. Yes, may problema meron tayo dahil sinabi na po yan ni Job. Job chapter 14 verse 1, man that is born of a woman is full of trouble. Yan ang sinabi ng Bible. Meron mang bagyo sa buhay mo, yung bagyo, daanan mo lang yan. Huwag kang manatili sa bagyo. Sabi nga po, di ba, yung agila, anong ginagawa niya pag may bagyo? Dito yung bagyo, ang gagawin ng agila, dito kasi matindi. Nilalagpasan niya yung bagyo. At yan ang ginagawa sa atin ni Lord. Kapag kasama mo siya, dadalhin ka niya doon sa ibabaw ng bagyo. At sa oras na may bagyo sa buhay mo, pwede kang matulog kasama ni Lord. Minsan tinitignan natin yung sarili natin, masyado nating binababa, kawawa tayo, nagkakaroon tayo ng self-pity. Amen. Huwag natin titignan na tayo yung pinakakawawa sa buong mundo, mga kapatid. Church, you are more blessed. Ano man yung problema mo ngayon, meron, blessed ka pa rin. Storms come and they bring with them fear, anxiety, and pain. Pero gusto kong ipaalam sa bawat isa sa atin na walang bagyo na hindi kayang pakalmahin ng ating pong Panginoon. Kontrolado lahat ng ating Panginoon. There is no problem so great that Jesus cannot fix. Ang importante, kasama mo ang Diyos. Bring your storm to Him at pakakalmahin ng ating pong Panginoon. Dahil sa bawat bagyo na pinagdadaanan natin, dyan tayo lumalakas. Diyan tayo tumitibay, mga kapatid. Di ba pag may atinding pinagdadaanan, feeling mo si Lord, pinabayaan ka niya. Feeling mo si Lord, wala siyang ginagawa. Feeling mo si Lord, iniwan ka niya. Feeling mo si Lord, hindi na siya concerned sa'yo. Feeling mo, hindi ka na mahal ni Lord. Amen. Kapag dumarating tayo sa punto na ganyan, marami tayong pinagdadaanan ng problema. Alam po ninyo, madali ring sabihin, mga kapatid, kapag wala tayong problema, Lord, magtitiwala ako sa iyo. Pero pag nandyan na yung bagyo, dyan talaga natitest eh.
pag nakafocus ka sa problema, yung problema mas malaki kaysa sa Diyos natin. Nakafocus ka sa problema. Dapat i-focus natin yung ating paningin hindi sa problema na meron ka, hindi sa kung ano man yung pinagdadaanan mo. May focus mo ang yung paningin sa ating Panginoon. At yan yung sinabi ni Pablo, that looking unto Jesus. Pag tinignan mo ang ating Panginoon, yung problema liliit. Dahil makikita mo si Lord napakalaki sa buhay mo at may malaking magagawa sa buhay po natin. Kaya kung may problema tayo, mga kapatid, huwag kang tumingin sa problema. Tignan mo yung kakayanan ng ating Panginoon. Dahil kapag nakatingin ka sa problema, nililimitahan natin yung kakayanan ng Diyos. Hayaan mo yung problema ang mamblema sa problema mo. Huwag mong sabihin, mga kapatid, na kung saan, hallelujah, na kung saan ang laki ng problema ko. Sabihin mo sa problema mo, problema, wala akong pakialam sa iyo. May malaki akong Diyos sa buhay ko. Nakikilos siya sa akin. Malalagpasan ko ito. Hallelujah. Focus on the Lord. Amen. Siya lang dapat. Iliad, kung saan-saan tayo nakafocus, mga kapatid, yan ang nagpapadelay ng ating pong paglalakbay doon sa paglago. Doon po sa tinatawag na kung saan ay blessing ng ating Panginoon. Every storms of life sa buhay natin ay isang opportunity sa Panginoon para ipakilala niya yung kapangyarihan niya sa buhay natin. Dahil ba sa blessing ni Lord, tumitibay ka? No! Hindi pagpapala ang nagpapatibay po sa atin. Hindi yung panahon na maganda yung kalagayan natin sa buhay natin. Ang nagpapatibay po sa atin ay yung mga mahihirap na sitwasyon at nagtiwala ka sa Panginoon. Yan ang nagpapatibay sa atin, mga kapatid. Ang ating Panginoon, hindi siya gumagawa ng isang bagay ng basta-basta lang. Pag may ginawa si Lord, hindi yun basta-basta lang. May ginagawa talaga siya. Pag may ginawa si Lord, mayroon siyang ginagawa. At kapag walang ginagawa si Lord, meron pa rin siyang ginagawa. Yan ang ibig sabihin niyan. Intentionality. Hindi dahil tahimik ang Diyos sa kalagayan mo during your storm of life, ibig sabihin, wala siyang ginagawa. May ginagawa po siya, mga kapatid. Ano man ang ginagawa ng Panginoon ngayon sa buhay mo, marahil tahimik lang siya, may ginagawa po siya at may magandang plano ang Diyos. Kaya kanyang i-revive spiritually, kahit yung karamdaman mo, kaya niya, yung katawan mo na may sira, katawan mo na may iniinda, kung pinatunayan niya yon kay Lazarus, na kaya niyang buhayin si Lazarus, na kahit inaagnas na, how much more sa yung karamdaman, mga kapatid? Intention ni Lord. Ibig sabihin, mayroon po siyang ginagawa. Hallelujah. Ano man yung kalagayan mo ngayon, kapatid, praise God, may plano ang Diyos. Yung mga panahon na silent si Lord, may ginagawa po siya. He is making a way for you. Church, may ginagawa si Lord sa buhay mo. So I praise Him when He is doing something, because, hallelujah, He is doing something. And I praise Him when He is doing nothing, hallelujah, because He is doing something on purpose. Because He is the God of intentionality. May mang meron mang nalugi ang negosyo, mga kapatid, hallelujah, pero may plano ang Diyos. Hindi yun nangyari dahil gusto kang pahirapan ng Panginoon. May lesson si Lord, may tinuturo sa atin ng ating Panginoon. Bakit ka nagkaroon ng matinding karamdaman? Hindi yun nangyari yan dahil walang plano si Lord. May plano si Lord. And sometimes, mga kapatid, may mga nawawalan ng mahal sa buhay. Hindi lang po yun nangyari na kung saan ginusto lang ng ating Panginoon. No, may ginagawa ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin, mga kapatid. May plano ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Lahat po tayo may storm. Pero yung reaction, iba't iba tayo ng reaction. Yung iba, kapag may problema, talagang grabe rin, mga kapatid. Minsan, pag may problema, yan yung reason kung bakit nawawala sa church. Hello? Pero may ilan naman na pag may problema, mas lalong lumalapit sa Panginoon. Mas lalong
lumalapit, mas lalong nagpapalakas sa Panginoon. Yan ang pagkakaiba. Ikaw ba yung pag may problema, lumalayo ka sa Diyos at sinasabi mo, Panginoon, di mo na ako mahal. Lord, iniwan mo na ako. Hallelujah. O ikaw yung isang nasa sitwasyon na may bagyo na kung saan pinagkatiwala mo lahat sa ating Panginoon. Don't be afraid, church, if Jesus is on board. Hindi mo kailangan matakot. Why? Because Jesus has power over your storm. Lahat tayo may bagyo ng buhay. But the question is, si Lord ba ay nakasakay sa ating bangka? Sa ating paglalayag sa dagat ng buhay, kailangan natin tandaan na lahat tayo ay may ganitong kalagayan. Nasa dagat tayo, naglalakbay tayo, nasa mundo tayo. Amen. Hindi tayo exempted dito. Lahat tayo ay nasa dagat. Lahat tayo nasa ating bangka. At lahat tayo ay naglalayag. Kailangan nating tiyakin, mga kapatid, na kasama natin si Jesus sa ating mga bangka. If you have Jesus on board, hindi mo kailangan matakot. Pero ito yung nakakalungkot. Alam natin na si Jesus nasa bangka. Pero nakakalimutan natin siya. Sometimes, alam natin nandyan si Lord, pero dahil busy tayo, di natin siya napapansin. Kailanman di tayo iniwan ni Lord. Pero dahil sa marami tayong ginagawa, concern tayo, mga problema, mga worries natin, mga anxieties natin sa buhay natin, di natin namamalaya. Kala natin, si Lord lumalayo, tayo pala yung lumalayo. Bakit? Kasi dito na tayo nakafocus. Ang sabi natin, Lord, bakit mo ako iniwan? Di niya tayo iniwan. At ang pinakamagandang pwede nating gawin, simple lang, gusto mong makalagpas sa mga problema na yan, mga bagyo, alam nyo, hindi mahirap i-approach si Lord. Alam nyo lang, mga kapatid, ito, one word, pansinin mo kasi si Lord.